Magandang gabi muli sa inyo lahat. Yamang ngayon po ay araw na po ng Biyernes, kung saan tayo po ay mayroon pong gawain ang ating pong prayer meeting. Kaya tayo po muli ay sama-sama sa ating pong pananalangin mamaya. Ngunit bago po yon ay tayo po muna ay sama-samang mag-aral ng salita ng Diyos. Sa oras na ito, tayo po ay magbukas ng ating pong mga Biblia sa aklat po ng Luke chapter 18 verse 1 to 8. Ang ating pong title na pag-aralan sa oras na ito ay Keep Praying. Okay, Luke chapter 18 verse 1. Jesus told his disciples a parable about their need to pray all the time and never give up. He said, in a city, there was a judge who didn't fear God or respect people. In that city, there was also a widow who kept coming to him and saying, grant me justice against my adversary. For a while, the judge refused, but later he told himself, I don't fear God or respect people. Yet because this widow keeps bothering me, I will grant her justice. Otherwise, she will keep coming and wear me out. Then the Lord added, listen to what the unrighteous judge says. Won't God grant his chosen people justice when they cry out to him day and night? Is he slow to help them? Verse 8, I tell you, he will give them justice quickly. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po muna sa maglit na yumukuha, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, sa oras na ito, kami pinagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang muli kami po bilang inyo po mga anak ay magkasama-sama muli sa pag-aaral ng inyong po mga salita. Salamat po sa gabing ito sa mga salita mo na aming pong nabasa at natunghayan na siya pong patuloy na magtuturo po sa amin kung paano kami bilang inyong po mga anak ay dapat matutong lumapit sa inyo at manalangin. Lord, dalayan po namin ang inyong pong pagsama sa amin, bigyan mo kami ng sapat na karunungan at kaalaman at pangunawa upang maintindihan po namin ang mga salita mo na nais pa iparating sa bawat isa sa amin. Salamat po sa maayos at matagumpay po namin pag-aaral na ito. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang aming pong tagapagturo sa oras na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Pag-aaral na langin. Amen and amen. Okay. Muli, ang ating pong talakayin ay pinamagatan po nating Keep Praying. Okay? So, sabi nga, the parable was told by Jesus to teach us to keep on praying and not give up. No? Itinuro ito ng Panginoon upang tayo po ay patuloy na manalangin at huwag pong susuko. Then sabi to Jesus was telling that even the unjust judge granted the plea of the widow for justice because of her persistency. How much more with our God? Will He not give us our needs if we keep on praying to Him? Diba? Kaya nakikita natin doon sa ating pong binasa na mayroon pong isang judge na wala hong takot sa Diyos at wala hong paggalang ho sa tao. No? Pero gayunpaman, siya po ay nagbigay ng sagot doon sa hinihiling po ng babaeng balo na mabigyan siya ng katarungan. So, kung ang unjust judge na ito ay nagbigay ng kasagutan doon sa babaeng balo, how much more daw yung ating pong Diyos na talagang siya po ay matuwid na Diyos, talagang siya ay nagmamahal sa atin, ay kanya ho tayong bibigyan ng lahat ng ating pangailangan kapag tayo po ay talagang patuloy lang ho na nanalangin. So, dito po sa ating pong binasa, actually, ang context po nito ng passage na ito is about the second coming. Kaya kung ating pong titingnan ano po, kaya sabi sa verse 8, but when the Son of Man comes, will He find faith on earth? No, sa pagdating kaya ng Panginoong Jesus, no, ay mayroon kayong masusumpungan na mga taong sumasampalataya ho sa Kanya. Kaya ho nasabi natin na ito ay may kinalaman sa second coming ng ating pong Panginoon. Kung ating atras po yung ating pagbabasa sa Luke chapter 17, sa verse 26 sabi doon, just as it was in Noah's time, so it will be in the days of the Son of Man. Diba? Katulad daw nung pagdating po, o sa panahon po ni Noah, ang pagdating ho ng ating pong Panginoon. Sa verse 27, ano sabi doon sa panahon ni Noah? People were eating, drinking, marrying, and being given in marriage right up to the day when Noah went into the ark. Then the flood came and destroyed all of them.
Okay, then sa verse 34, I tell you, two will be seated on the same couch that night. The one will be taken and the other will be left behind. Two women will be grinding grain together. The one will be taken and the other will be left behind. Two men shall be in the field. The one shall be taken and the other left. Okay? So ano pinapakita ko doon? Na sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, mayroon pong talagang masasama sa Kanya at mayroon pong maiiwan. Okay? Kaya sabi ito, do you know, as the coming of the Lord Jesus come nearer, the life of the people is becoming more evil. No, katulad po sa panahon ni Noah, bago dumating yung baha, ang tao ay patuloy sa pagpapakasama. Kaya nga ho, ang mundo noon ay ginunaw ng Diyos sa magitan ng baha dahil ang mga tao ay pasama ng pasama. Ganon din po, sa bago dumating ang Panginoon Jesus, ano po, ang mga tao ay patuloy sa pagpapakasama. Kaya nakikita po naman natin ang kaganapan sa ating panahong ito, patuloy ang kasakasamaan ng mga tao. Ano po, wala na hong pakundangan sa paggawa ng kasamaan, kaya ito ay nagbabadya lamang na talagang malapit nang dumating ang ating pong Panginoon. Kaya lamang, bagamat ito ay sinabi ng Panginoon Jesus sa na siya ay muling babalik, simula nung sinabi niya ito hanggang ngayon ay napakatagal ng panahon. Ano po, na hanggang ngayon hindi pa rin siya bumabalik. Kaya ang sabi ito, some people are discouraged to pray because of the delay of Christ's coming, no? Yung mga ibang mga tao ayaw naman nalangin sa Diyos kasi ang tagal-tagal naman dumating ng Panginoon. Kaya lamang, sabi ito, ang Panginoon Jesus mismo ay nagbigay siya ng encouragement sa mga tao. So, kaya sabi ito, that is why Jesus told about this parable to encourage the people or the disciples not to get tired of praying. Huwag daw mapagod sa pananalangin because God who is just is much concerned about His children. No, kaya ang Diyos talaga ay may pakialam mo siya sa atin bilang Kanya pong mga anak. Kaya huwag daw dapat tayo magsasawa sa ating pong paglapit at pananalangin sa Diyos. Kaya nga sabi ito, do you think that if you are honest to God about yourself or about what you need, will He not hear you? Diba? Kaya kung huwag kang magsasawa, dahil kapag ikaw daw talaga ay naging tapat lang sa Diyos, naging tapat ka sa iyong sarili o sa pangailangan mo, ay talagang sasagutin ka ng Diyos sa iyong pananalangin. And always remember that God cares for you more than you care for yourself. Yun ang dapat nating tandaan. Masigit na ang Diyos ay may pakialam ho sa atin kaysa may sa pakikialam natin sa ating pong mga sarili. Ang katotohanan, minsan nga, parang wala nga ho tayong pakialam sa sarili natin eh. Diba? Pero ang Diyos, He is concerned for us. Kaya ho, dito sa ating pong binasa, question po ng ating pong Panginoon Jesus sa Luke chapter 18, verse 8, but when the Son of Man comes, will He find faith on earth? May masusumpungan kaya siya ng mga sumasampalataya talaga sa Kanya? Yun ang kasing inahanap ng ating Panginoon. Kaya sabi nga dito, faith and prayer is inseparable. Hindi po pwedeng paghiwalayin yun, yung pananampalataya at yung pananalangin. The reason why we pray is because we believe. Diba? If we believe, then we pray. Yun ang dapat talaga doon. Kung tayo ay naniniwala, then tayo talaga ay dapat nananalangin. Kaya ngayon, ang tanong natin ay, kumusta na yung ating pong prayer life? No? Tayo ba ay masikap o masipag pa rin na nanalangin o tayo ay tamad ng manalangin? Tayo ba ay nagmamadali? Tayo ba ay kakaunting panahon na inilalaan para sa pananalangin? O ano ba? Kumusta na ang ating pong panalangin? Sabi nga, what if God will deal with us according to the time that we spent to Him? No? Kung gaano tayo, gaano karami o gaano kalaki o gaano kahabang panahon ang ating pong inilalaan sa Diyos sa panalangin, ipapaano kung ganun din ang gagawin ho ng Diyos sa atin? Type ba natin yon? Siyempre, dapat ay pasalamat tayo sa Diyos sapagkat He is always giving us His attention. Hindi katulad sa atin na kung minsan ay talagang katamad-tamad ho nating lumapit sa Diyos. Okay? Sabi dito, ano kaya ang ating pong magiging feeling kapag ganun ang ginawa ng Diyos sa atin? Halimbawa, sinabi po ng Panginoon sa atin na, anak, dahil kakaunting panahon na inilagam sa akin, kakaunti rin ang panahon na ilalaan ko sa iyo. Kapag humingi ka, baka makalimutan kita at hindi kita mapansin dahil hindi mo ako lalong masyadong kinakausap. Well, mga kapatid,
tandaan po natin mabuti, gusto ng Diyos na tayo po ay nakipag-usap talaga sa Kanya, nanalangin po talaga sa Kanya. Kaya sabi na ito, do you believe that God knows what will happen to you 1 week from now, or 1 month from now, or 1 year from now? Alam mo ng Diyos lahat yun. Diba? Naniwala ka ba doon? Kaya nga, kailangan mong manalangin. Kaya sabi ng Panginoon, that is why, pray so we can discuss about your life. Dahil hindi mo hawak ang buhay mo, ang Diyos lang ang may hawak ng buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya kinakailangan tayo po ay talagang nananalangin. Naalala ko tuloy, mayroong isang reliyon, kultong reliyon po ito, ano po, na nagbigay po ng kanila pong utos na kapag ang kanyang membro ay hindi ho nananalangin ng 5 times a day, ay pupugutan po ng ulo. Kaya yung mga miyembro nila ay kinakailangan talaga manalangin, manalangin talaga. Huwag titigil sa panalangin. Kaya nga sabi ito, so you need to pray because your life depends on what that religion is imposing to you. No, kaya bilang mga miyembro nila, kinakailangan talaga silang manalangin kasi yun ang utos ng kanilang leader na kapag hindi nanalangin 5 times a day, papatayin o pupugutan talaga ng ulo. Yung problema ho sa atin dahil hindi natin naiintindihan na ang ating pong buhay ay nakasalalay sa ating pakipag-usap ho sa Diyos. Yun ho ang problema sa atin. Hindi natin naiintindihan, hindi man natin alam na kapag hindi ho tayo nanalangin, buhay at kamatayan ang nakasalalay dyan. Kaya nga sabi nga, pray without ceasing. Di ba? Kaya yung salitang pray without ceasing, umanalangin ng walang patid, ang panalangin ay nahalintulad sa paghinga na kapag hindi ka nanalangin, hindi ka rin hihinga, mamamatay ka. Spiritually speaking, kapag wala hong panalangin, ay wala hong buhay na makukuha mula ho sa Diyos. Kaya kinakailangan maintindihan natin na kasalalay yung ating buhay sa pananalangin. Kaya nga sabi po ng... kaya nga minsan sabi po ng Panginoon Jesus kay Pedro, watch and pray that you may not enter into temptation. Yun ang sabi po ng Panginoon doon kay Pedro. Yun ang kailang problema nga natin ay ganito, because we are lazy praying, sometimes Satan overtakes and tempt us. Yun ang problema sa atin dahil po sa katamaran ng ating pong buhay sa pananalangin, minsan nauunahan po tayo ni Satanas at tayo po ay natutuksohon niya. No? Katulad po ng sinabi po ng Panginoon Jesus kay Pedro, pray that you may not enter into temptation. Pero si Pedro sabi nga, he was boastful pa rin in the sense that he said to Jesus, I will defend you, Panginoon, ipagtatanggol kita, huwag ka mag-alala, ako ang bahala sa iyo. Parang ganun ang gusto sabihin ni Pedro. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya, Satan asked permission from me to sift you like a wheat. But I prayed for you, Peter, that your faith not fail. Ano po? Tanda po natin, si Pedro, sabi nga ng Panginoon, pray that you may not enter into temptation. Pero si Pedro ay hindi po nanalangin. Pero salamat dahil ang Panginoon Jesus ay ipinanalangin niya si Pedro. Kaya mga kapatid, ito ay pagpapakita na ang Panginoon nagpe-pray para sa atin. Kaya dapat huwag din po tayo tatamad-tamad na manalangin. Kinakailangan manalangin talaga tayo. Okay? Kaya sabi ito, in order for us not to be taken by surprise with what is happening around us in our time, pray. No? Kaya nga ho, yung ating kaganapan sa ating pong panahon ito ay masusurpresa talaga tayo kapag hindi ho tayo nanalangin at hindi natin alam kung ano pang nagaganap at nangyari sa ating kapaligiran. Mga kapatid, tandaan lamang po natin, pag wala kang alam sa Biblia, wala kang alam sa tungkol sa plano ho ng Diyos, ang lahat na nangyari at kaganapan sa ating pong panahon, sa ating pong kapaligiran, ay masusurpresa ka talaga. Pero para sa atin na alam natin ang plano ng Diyos, alam natin ang kasulatan, ang Biblia, so hindi na tayo nasusurprise kung ano pong mga naganap at nangyari, sapagkat lahat ng kaganapan ay patungo po sa kaganapan ng plano ng Diyos sa mundong ito. Kaya nga ho, napaka-importante na tayo po ay dapat nananalangin lagi. Kaya sa Luke chapter 21 verse 32, I tell you with certainty, this generation will not disappear until all these things take place. Okay? Hanggat hindi nangyari ang lahat ng bagay na ito, hindi matatapos ang henerasyon ito. Then sabi sa verse 33, heaven and earth will disappear, but my words will never disappear, sabi po ng ating po Panginoon.
Verse 34, constantly be on your guard. Kaya kinakailangan lagi magbantay so that your hearts will not be loaded down with self-indulgence, drunkenness, and the worries of this life, or that they will take you by surprise like a trap. Because, sabi doon, so verse 35, it will come on everyone who lives on the face of the earth. So sapagkat ang lahat ng ito ay talagang magaganap at mangyayari para sa lahat ng tao na nabubuhay sa mundong ito. Okay? So anong sabi sa verse 36? So be alert at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are going to take place and to take your stand in the presence of the Son of Man. So ano sinasabi? Manalangin talaga sapagkat para huwag natin masurpresa sa mga nangyayari na ganap po sa mundong ito at makaiwas tayo sa mga kaganapang ito at makaharap tayo sa ating pong Panginoon. So ano sinasabi ng Bible? Keep on praying. No? Keep on praying. Huwag daw magsasawa talaga sa panalangin. Ang isang halimbawa nito ay si Bartimaeus. Kung ating pong titingnan sa Mark chapter 10 verse 46 hanggang verse 52, nung nalaman ni Bartimaeus na si Kristo Jesus ay dadaan malapit po sa kanya, siya ay sumigaw ng sumigaw. Kaya sabi sa Mark chapter 10 verse 47, when he heard that Jesus of Nazareth was there, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Yun ang kanyang sigaw. Ipinapatigil siya ng kanyang mga alagad, pinatitigil sa kanyang pagsigaw. But, sabi ito, verse 48, but he started shouting even louder, lalo pang nagsusumigaw, "Son of David, have mercy on me." So, ito po si Bartimeo, hindi po tumitigil na lumapit sa Panginoon, sapagkat siya po ay meron pong pangailangan. Sana ganun ho tayo, no? Katulad ni Bartimeo. Okay, so kaya sa verse 51, then Jesus asked him, pinalapit po siya ng ating pong Panginoon at tinanong po kung ano po ang kanya hong pangailangan. Sabi ng Panginoon Jesus, "What do you want me to do for you?" Okay? Bakit? Kung tayo pong tatanungin, bakit tinanong pa ni Jesus si Bartimeo? Samantalang kinakikita naman niya, bulag po si Bartimeo. So, ibig sabihin, dapat alam niya kung ano pong gagawin. Pero, tinanong pa rin po siya ni Jesus kung ano ang kailangan niyang gawin sa kanya. So, the blind man told him, "Rabboni, I want to see again." Okay? The reason, ito po, pakinggan natin. The reason why Jesus asked the blind man what he wanted to do for him is for the blind man to have a specific request. Kinakailangan maging specific po yung request. Kasi kung nakikita mo, bulag nga siya, malay mo kung ang kailangan ho ni Bartimeo ay tungkod para ho mayroon siya magamit sa kanyang paglalakad. Malay mo, ang kailangan po ni Bartimeo ay yung aso na siya mag-guide po sa kanya. O kaya naman, ay kailangan ba talaga niya ng sight o ng paningin para siya makakita? Well, ang tanong ho ng Panginoon sa kanya, kung anong dapat niyang, anong gustong gawin ni Jesus sa kanya, ay yun ba para lamang alamin kung ano po ang specific request ni Bartimaeus. So, ganun din po daw tayo. Sabi ito, when we pray, we must also be specific with what we ask for in order for us to know if what we are praying for is really our need. Para malaman talaga natin kung talaga yun ho ang ating pong kailangan. Kaya kinakailangan, when we pray, we must be specific talaga. Kung para malaman natin kung talaga yun ang ating pong pangangailangan. For example, why do we need to ask for wealth if our need is happiness? Kung kailangan natin ng kasiyahan o kaligayahan sa buhay, bakit kailangan natin humingi ng kayamanan? Take note, wealth is not guarantee of happiness. No, hindi ho garantiya ng kasiyahan o kaligayahan ang kayamanan. Marami hong mayaman, malungkot to ang buhay. And sabi ito, why do we need to ask for a wife if our need is joy? Minsan kasi iniisip natin, ako'y nakapag-asawa, magiging maligaya na ako, magiging masaya na ako. Kaya pag iging babae ito, mapangasawa ko, magiging masaya ako. Well, sabi nga, maybe we might only have more problems someday if we ask for a wife instead of joy. Kasi kung asawa lang ang ating hinihingi, hindi ho yun din garantiya na tayo po ay magiging masaya. Tanungin pa natin yung mga may asawa ngayon, kung hindi po sila na problema sa buhay. Baka mamaya, dahil sa iyong pag-aasawa, ay lalo ka lang na problema, kaya maraming naghihiwalay. Kaya kinakailangan maging specific tayo sa ating pong hinihingi, sa ating pong pananalangin. No?
eh, alam naman ng Diyos kung ano talaga ang kailangan natin sa buhay. Ano po? So therefore, kung ito ay nasa tamang pagkakataon o panahon na, yun ang kailangan hingiin natin sa Panginoon. Okay? So sa pagpapatuloy natin, sabi nga, here is Daniel who did not stop praying because his life was not dependent on lion's den but on God. Diba, naalala po natin si Daniel, pinapatigil ho siya sa kanyang pananalangin pero hindi pa rin siya tumitigil kasi sabi ang batas noon, pag nasumpungan o nakita o sila na talagang nanalangin, itatapon sila doon sa lion's den. Pero si Daniel, 3 times a day pa rin po siya nananalangin. Kaya hindi siya natakot sapagkat alam po naman niya, siya ay nananalangin sa totoong Diyos. He is dependent on God. Okay? Then, sabi nga, a person who is used to praying is not happy if he could not pray. Ang tao daw po na sanay manalangin, hindi siya natutuwa at hindi siya masaya kapag hindi siya nakakapanalangin. Diba? Kaya malungkot ang buhay ng tao kapag hindi siya nakapag-pray, kapag siya ay sanay na manalangin. Parang katulad lang po din po ito ng mga taong sanay na nagji-gym, eh pag hindi ho nakapag-gym, malungkot po yan. Di ba? So parang ganun din po ang buhay panalangin, na kapag ang isang tao ay hindi nakapanalangin, magiging malungkot po siya. Kaya nga sabi sa Colossians chapter 1 verse 9, for this reason, since the day we heard about this, we have not stopped praying for you and asking that you may be filled with the full knowledge of God's will with respect to all spiritual wisdom and understanding. Ito ho si Pablo, hindi ho tumitigil sa pananalangin para ho sa kanila ng mga taga-Kolosas. Okay? Kaya nga ho sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Kaya nga keep on praying. Pray without ceasing. Verse 18, in everything we give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kaya huwag daw tayo tumigil sa pananalangin. Kaya kung atin titingnan ang prayer po ni Apostol Pablo para po sa mga taga-Kolosas ay narito, to know God's will and wisdom for spiritual understanding, obedience and fruitfulness, to increase their growth and the knowledge of God, to be strengthened and joyful through trials. Yun ang panalangin po ni Apostol Pablo para sa mga taga-Kolosas. Kaya ho, sa ating pong pananalangin, keep on praying. But in praying, sabi nga, pray the right way. Okay, tanda po natin yung salitang the word way. W stands for will of God should be our priority. A stands for act according to His will. And Y stands for yearn for God's power. Okay, pag-usapan po natin. The will of God should be our priority. Yan po una natin pag-usapan. Sabi nga, the will of God should be our priority because we are already Christians. Diba? Yamang tayo po ay Kristiyano na dapat ang kalooban ho ng Diyos ang prioridad po sa ating pong buhay. Kaya ang sabi sa Colossians chapter 1 verse 9, once again, sabi doon, for this cause, we also since the day we heard it, do not cease to pray for you. Hindi kami tumitigil na ipanalangin kayo, and to desire that we might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. So, yun ang panalangin po, ano po, ni Apostol Pablo para sa mga taga-Kristiyano sa Kolosas, na hindi siya tumitigil sa panalangin para malaman nila kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa kanila pong buhay. Okay? Pangalawa, sa ito, our prayer should be in accordance to His will. No, kapag tayo po nanalangin, dapat yung ipapanalangin natin yung ayon sa kalooban po ng Diyos. No, kasi kung nanalangin lang din naman tayo tapos hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos, hindi talaga tayo sasagutin ng Panginoon. Kasi 1 John chapter 5 verse 14, ang sabi po doon, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. No, sasagutin tayo ng Panginoon. Then sa verse 15, and if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Okay? Ano po ang God's general will? Yung pangkalahatan na kalooban ho ng Diyos. Unang-una, sabi ito, salvation. So, kalooban ng Diyos ang maligtas ang lahat ng tao. No? Kaya patuloy talaga tayong manalangin para sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Sabi nga sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow about His promise,
as some people understand slowness, but is being patient with you. He does not want anyone to perish, but wants everyone to repent. Ayaw ng Diyos na may mapahamak. Gusto niya ang lahat ay manumbalik sa Diyos, magsisi ng kalasalanan upang maligtas. Kaya kalooban ng Diyos ang namaligtas ang ating pong mga mahal sa buhay. So therefore, continue to pray for the salvation of our loved ones. Okay? Pangalawa, sanctification. Ito yung pangkalahatan na kalooban ng Diyos. Ano po? Sanctification, yung kabanalan, no, ay kalooban ho ng Diyos yan. Yes, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, sabi doon, "For it is God's will that you be sanctified, you may abstain from sexual immorality." Kalooban daw po ng Diyos na ikaw ay maging banal, mapanatiling may kabanalan. Ano po? Kaya umiwas daw po sa lahat ng uri ng kasamaan o lalo lang sexual immorality. Okay? Ano pa? Submission. Ito yung pangkalahatan na kalooban ho ng Diyos. Submission. 1 Peter chapter 2 verse 13, "For the Lord's sake, submit yourselves to every human authority, whether to the king or as supreme." So tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, ay inaasahan talaga tayo, sa atin, na tayo po ay talagang nagpapasakop sa mga authority, sa gobyerno. Kinakailangan magpasakop po tayo. Kung ikaw ay asawa o anak, ay dapat pasakop ka doon sa tatay, okay? Sa lalaki. At kung ikaw ay Kristiyano, pasakop ka sa pastor. So lahat 'to 'yan, no, na binigyan ng Diyos ng authority ay dapat pagpasakupan. Bakit? 'Yun ang kalooban ng Diyos, no, na matuto tayong magpasakop sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, okay? sa pang-apat ay na pagkalahatan na kalooban ng Diyos ay suffering. So kalooban din ng Diyos na tayo po ay magtiis. Ano po? Sa 1 Peter chapter 4 verse 19, sabi po doon, "So then, those who suffer according to God's will should entrust their souls to their faithful Creator and continue to do what is good." Okay? Sabi to, "Those who suffer according to God's will," kung ikaw ay nagtitiis dahil sa kalooban ng Diyos, ipagkatiwala mo ang iyo pong kaluluwa sa Diyos na tagapaglikha mo, okay? Sa tapat na Diyos at magpatuloy sa paggawa ho ng tama o mabuti. Huwag hong susuko, okay? So, importante po yung pag-intindi natin sa kalooban ho ng Diyos. Okay, next, sabi ito, "Understand what the will of God is." Intindi na po natin kung ano po ang kalooban talaga ng Diyos. So first, sa Ephesians chapter 5 verse 17, sabi po rito, "Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is." Huwag daw tayo maging mangmang. Intindi natin ang kalooban ng Diyos. Na ibig sabihin, sabi nga, "Do not waste your time for the things that is not according to God's will." Okay? Huwag mong ubusin ang iyong panahon para sa mga bagay na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. Kung halimbawa ay ang height mo ay 4'5 o 4'8, ganun. Tapos naubos na yung panahon mo para sa pag-aaral na mag-basketball o maglaro ng basketball, napaka-pandak mo naman, hindi ho yun ang kalooban sa iyo, kaya hindi ka tumangkad kasi hindi ka dapat maging basketball player, kaya huwag mo na ubusan na yung panahon doon. Iukol mo ang iyong buhay sa mga bagay na kapakipakinabang para ho sa iyo. Diba? Kaya yun ang gusto po nating sabihin, huwag mong sayangin ang iyong buhay. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos para maging pastor, huwag mo na iubusin ang iyong panahon sa pagbagay sa mundong ito. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos para maging doktor, huwag mo na ubusin ang iyong panahon para gumawa ng mga bagay na walang kinalaman sa pagiging doktor. So, ang ibig sabihin, ihanda mo ang iyong sarili doon sa kalooban ho ng Diyos. Katulad po halimbawa ni Martha at saka ni Maria, ano po? Sabi nga, "Martha was bothered of the things that were less important to Jesus, unlike Mary, who chose the things that were more important to Jesus." Diba? Ano sabi ni Martha? "Panginoon, pagsabi nga ho kay Maria, natulungan ako sapagkat ako'y napagod na dito sa paghahanda ng pagkain." Pero ano sabi po ng Panginoon sa kanya? "Martha, Martha, iisa lang naman talaga ang kailangan at iyon ang pinili ni Maria."
So ibig sabihin, ang pinili ni Maria, ang makinig sa Panginoon, ay ang pinaka-importante sa lahat. Pero yung ginagawa na paninilbihan ni Martha, ay hindi po yun ang number one na pinakamahalaga. That is less important to Jesus. Kaya nga ho, piliin natin yung pinaka-importante para ho sa Panginoon. Okay? Kaya nga ho, importante yung the will of God should be our priority. Pangalawa, act according to His will. No, kapag tayo po ay alam natin yung kalooban ng Diyos, kinakailangan hindi lamang dapat natin malaman, kundi dapat tayo po ay mabuhay po doon. Kaya sabi ito, don't just know His will, but act or live according to His will. Okay? Sa Colossians chapter 1 verse 10, sabi ito, so that you might live in a manner worthy of the Lord and be fully pleasing to Him as you bear fruit while doing all kinds of good things and growing in the full knowledge of God. Okay? Kaya para malaman na po natin ang kalooban talaga ng Diyos na tayo po ay maging karapat-dapat sa Kanya at maging mabunga ho. No? Take note, sabi ito, God wants us to be fruitful. Gusto ng Diyos na tayo po ay maging mabunga talaga. Yun ang kanyahong kalooban sa atin. Kaya sa John chapter 15 verse 16, sabi ito, you have not chosen me, but I have chosen you. I have appointed you to go and produce fruit that will last so that whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. So, yung pagiging fruitful po, yun ang gusto ng Diyos na mangyari ho sa ating pong buhay. Kaya, paano tayo magiging fruitful kung hindi tayo mag-a-act, hindi tayo mabubuhay dun sa kanyang kalooban. Kaya, importante yung ating pong pamumuhay sa kalooban ng Diyos. Sabi nga, we could only know about the will of God if we are willing to give what God wants from us. No? Bago natin malaman ang kalooban ng Diyos, kinakailangan ibigay muna natin sa Diyos yung mag-act muna tayo kung ano po yung kanyahong hinihingi talaga sa atin. Halimbawa, ito si Abraham. Okay, sabi nga, Abraham knew God as Jehovah Jireh after he gave and offered his son Isaac. Diba? Doon lamang na nalaman po ni Abraham na ang Diyos pala, siya pala yung Jehovah Jireh, the God that provides after he offered his son Isaac to God. Okay? Ganun din po si Pedro. Sabi niya, Peter knew that he can walk in the water after he put his trust on Jesus. Bago nalaman ni Pedro na siya pala pwedeng lumakad sa ibabaw ng tubig, makakalakad pala siya sa ibabaw ng tubig, noong siya po ay nagtiwala ho sa ating pong Panginoon. Kaya nung sinabi po ni Pedro, Panginoon, kung talaga ikaw yan, ay palalakarin ako sa ibabaw ng tubig. Ano sabi po ng Panginoon sa kanya? Halika, lumakad ka. Kaya nung humakbang po si Pedro unang-una ay naramdaman niya na pwede pala siyang lumakad kahit sa ibabaw ng tubig. Kaya nung humakbang po siya at nakatingin siya sa Panginoon Jesus, nagtiwala siya sa Panginoon Jesus, yun, siya po ay nakalakad. So ito ang gusto po nating sabihin na kapag tayo po ay nagbigay ng ating pong pagtitiwala sa ating Diyos, ano po, at kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin, doon natin makikita yung talagang kalooban ng Diyos. Sabi nga, two important words to remember. Dalawang bagay na dapat po nating tandaan. Una, yung salitang walk, at saka yung pangalawa, yung salitang work. Okay? Pag sinabing walk, we have to first know God's will to walk in God's will. Kaya kung gusto mo makalakad sa ayon sa kalooban ng Diyos, kinakailangan alamin mo muna ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, work. We have to first be walking with God in His will to work for Him. No? Kinakailangan lumakad daw po muna tayo sa kalooban ng Diyos, okay, upang magawa ho natin ang kanyahong gusto sa ating pong buhay. Okay? So, yan po ang act, no? Act according to God's will. Ang panghuli, ay sabi ito, yearn for God's power. Pag sinabing yearn, ay maghangad, no, ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi ito, be strengthened by God's power. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos, ang siyang magpapalakas po sa atin. Sa Colossians chapter 1 verse 11, sabi ito, you are being strengthened with all power according to His glorious might so that you might patiently endure everything with joy. Okay? So, tanda po lamang natin, mabuti mga kapatid, sabi nga, in this world, we have so many trials and problems in life. But the power of God helps us to overcome all the circumstances in life. Kaya kapag mayroon kang power of God, mayroon kang kapangyarihan ng Diyos, magtatagumpay ka sa lahat ng sitwasyon ng buhay sa mundong ito. Kaya sabi ito, if you have power,
you will rise every time you fall. Kapag bumagsak ka, babangon ka because of God's power in you. If you have power, you will never give up in whatever situations in life. No, kahit ano po ang sitwasyon ng buhay, kahit mahirap pa yan, kahit hirap na hirap ka na, hindi ka susuko because of the power of God that is in you. Diba? Magpapatuloy at magpapatuloy ka talaga. Then sabi ito, if you have power, you will keep on praying because you know that God is with you. So, magpapatuloy kang manalangin. No? Kapag may power ka, itong power na ito ang siyang tutulong sa iyo para magpatuloy ka sa pananalangin sapagkat alam mo na ang Diyos ay kasama mo at sinasamahan ka ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante po ng maghangad ng kapangyarihan mula ho sa ating pong Panginoon. Sa ating pagtatapos, kaya sabi sa Colossians chapter 1 verse 12 hanggang verse 14, ito ang sabi ni Apostle Pablo, giving thanks unto the Father which has made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. So pasalamat daw po tayo sa Diyos sapagkat tayo po ay naging kabahagi na naging tagapagmana, no, kasama po ng mga binanal ng Diyos. Okay? Then sabi to, who has delivered us from the power of darkness? Salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay kanya hong iniligtas mula ho sa kapangyarihan ng kadiliman. Then sabi to, he has translated us into the kingdom of his dear son. Salamat po sa Panginoon sapagkat tayo inilipat niya patungo po sa kaharian ng kanya hong anak. Then sabi pa rito, in whom we have redemption through his blood. Salamat din sa Diyos sapagkat tayo ay nagkaroon ng katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Then even the forgiveness of sins. Salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay nagtamo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. So lahat ng iyon ay dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon kaya dapat tayo ay lumapit sa Kanya. Manalangin talaga, keep on praying and keep giving thanks unto the Lord. Well mga kapatid, sabi nga, do we want to have a blessed life? Gusto ba natin na magkaroon talaga ng mapagpalang buhay? Ito po ang dapat natin gawin. Keep praying. Amen? Then, pray that God's will may be revealed to all of us. Ipanalangin na po na ang kalooban ng Diyos ang siyang mamayani po sa ating pong buhay. Maihayag po sa atin. Then, pray that we will walk according to His will. Panalangin din po natin na tayo po ay makalakad ayon sa kanyang kalooban. Then sabi pa rito, pray that the glorious power of God may upon us all, that we may always give thanks to Him no matter what comes our way. Kaya patuloy tayong manalangin talaga sa Diyos upang tayo po ay makalakad na may kapangyarihan at maging matagumpay kahit anuman ating naranasan sa buhay. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa ating pong buhay, huwag lang tayong magsasawa sa panalangin. Tayong lahat ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka o Diyos sa aming Ama, sambahin po ang inakilang pangalan, luwalatiin kayo sa oras na ito. Ang inyo pong mga salita ay patuloy na nagpapaalala po sa amin at nagtuturo sa amin na kami o Diyos bilang inyo pong mga anak ay huwag pong magsawa sa pananalangin bagkos kami po ay palagi pong lumapit po sa inyo. Thank you so much for your word. Patuloy mo itong ingatan sa inyong puso at tulungan nyo kayong Panginoon na ito po ay lagi naming maalala, maging bahagi ng aming buhay ang pananalangin. Huwag po kayong magsasawa Panginoon sa aming pong pananalangin sapagkat wala kami ibang pwedeng pagtiwalaan sa aming buhay na ito kundi kayo lamang, lalo Panginoon sa panahon na kung ano pa ang aming naranasan sa buhay sa mundong ito, Panginoon, aming Ama, dapat sa inyo lamang kami laging magtiwala. Salamat po, pagpalain niyo po Diyos ang inyong mga salita sa inyong mga puso. Kayo pong higit na nakakaalam, Panginoon, kung ano pang pangailangan ng bawat isa, kaya patuloy namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa inyo. Ang buhay namin ay inyo pong laging ingatan at pagpalain namin, Ama. Sa pangalan ni Jesus, sa pangayon sa madalangin, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless sa ating lahat. Okay, sa ating pong pagpapatuloy, yamang ngayon po ay araw po ng Biyernes, ay meron po tayong prayer meeting, kaya muli, sama-sama tayo sa ating pong pananalangin. Sa mga prayer request po natin, patuloy natin ipanalangin ang ating pong bansang ito, na kung saan ang bansa natin ay patuloy na nakikibaka laban sa mga problema at pagsubok na ating pong naranasan, lalo na sa pakipagbaka laban sa coronavirus. So ipag-pray po natin yung ating pong mga government officials
Sila po kasi ang nangunguna sa pagpapasya ng kung ano po ang dapat gawin para sa bansang ito. Then ipagpredi po natin maging po ang ating pong mga iglesia, lalo-lalo particularly yung ating pong Church, Jesus the Giver of Life, Christian Church, ano pa ang kanyang kalooban para po dito. So ipagpray po natin particularly yung ating pong Church sa San Pedro. Okay? Then ipagpray din po natin yung ating pong mga pamilya. Then ipagpray din po natin yung ating pong mga personal na pangailangan. At kung mayroon pa tayong mga prayer request, patuloy natin ito idulog sa ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Muli sa aming pagdulog sa inyo sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat mayroon kaming Ama na pwede po naming lapitan sa panahon po ng aming pangailangan. Kaya ngayon, sa aming pagdulog po sa inyo, narito ay dinudulog po namin sa inyo, Panginoon, o nang una ang aming pong bayang ito sa pakikibaka laban sa lahat ng mga problema at pagsubok na aming pong kinakaharap, Panginoon, aming Ama. Tulungan niyo po lamang aming bansa na maging maayos at maging matagumpay. Dalain po namin, O Diyos, na maging po ang aming pong pakibaka, Panginoon, laban sa coronavirus na aming pong kinakaharap, Panginoon, aming Ama, we pray na tulungan niyo po ang bansang ito na maging matagumpay, Panginoon. At aming pong dalangin ang lahat ng mga nasa gobyerno, Panginoon, aming Ama, mga official government of God, we pray for them, lalo na, Panginoon, na aming pong presidente, bigyan mo siya ng sapat na karunungan at kaalaman upang sa lahat ng kanyang mga decision ay naayon lamang nawa sa inyong kalooban. Maging po ang kanya po mga kasama at katuwang, Panginoon, sa paninilbihan sa bansang ito, ang aming pong ang kanyang vice president, ang mga cabinet members of God, mga senators and congressmen, silang lahat na nasa national government of God, we continue to pray for them na nawa patuloy mo rin silang samahan at bigyan ng karunungan at kaalaman upang sa lahat ng kanilang mga ginagawa at gagawin, Panginoon, ang mga decisions na kanila pong gagawin, O Diyos, ay naayon lamang sa inyong kalooban. Tulungan niyo po sila, O Diyos, aming Ama, na magampanan po nila ng tama at maayos ang kanila pong mga tungkulin para sa aming pong bayan. Gayun din po sila ng mga nasa local government of God, tulad po ng aming pong mga mayors, barangay captains, mga councilors, Panginoon naming Ama, kagawad, at lahat, Panginoon naming Ama, na nanunungkulan sa aming local government, maging po ang DILG, mga MSWD, DSWD, O God, lahat po, Panginoon naman sila, na mga ahensya ho ng bayan, we pray for them, Lord, na patuloy mo silang samahan din, bigyan ng karunungan at kaalaman, tulungan, O Diyos, aming Ama, na magawa pa rin po nila ang kanilang tungkulin para po sa kapakanan ng aming pong bayan, lalo-lalo ng aming mga syudad at mga barangay. Salamat po, pagpalain niyo po, Diyos, ang aming pong bayan sa pamamuno, Panginoon, ng aming pong mga officials, O God. Salamat sa karunungan at kaalaman na patuloy yung pagkakaloob po sa kanila. Ang ganyan po, dinadalain din po namin ang aming pong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa inyo at ang lahat ng mga Pilipino, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa inyo. Nawahi po niyo kanilang mga puso upang sila man din, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakilala sa inyo, tanggapin kayo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Gamitin niyo nawa ang inyo pong mga iglesia, ang inyo pong mga salita na naibabahagi, ang inyo pong mga lingkod upang abutin, Panginoon, ang puso at buhay ng bawat Pilipino upang sila man din ay magkaroon ng tunay na pagkakilala sa inyo. Aming Ama, salamat po sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Gayun din po, dinadalangin nga rin po namin sa inyo, maging po ang aming po mga kababayan na apektado, Panginoon, ng coronavirus, affected na po sila, nagkasakit sila, Panginoon, aming Ama, we pray for their recovery. Salamat po, Diyos, sapagkat sila man ay inyo pong tutulungan na makarecover, Panginoon, aming Ama. Salamat sa kagalingan po nila, O Diyos, aming Ama. Dalain din po namin ang protection mo para po sa aming po mga frontliners na sila pong nangangalaga, Panginoon, aming Ama, at lalo mga doctors, nurses, mga medical practitioners na nangangalaga, Panginoon, ng pasyente. We pray for them, Lord, na ingatan nyo rin po sila, proteksyonan mo sila, Panginoon, aming Ama, upang huwag po sila mahawaan ng coronavirus. Dalain din po namin, Panginoon, sa inyo, maging po aming po mga kapulisan, mga lahat, Panginoon, aming Ama, ng mga sundalo na nangalaga ng kapayapaan ng bayan. Ingatan nyo rin po sila, O Diyos, aming Ama, at ganyan din po ang lahat ng mga frontliners, Panginoon, aming Ama, patuloy po namin dinadulog, dinadalangin sa inyo, na nawa tulungan at ingatan nyo po ang bawat isa upang huwag na pong lumagana, Panginoon, ang coronavirus na ito sa buhay po ng mga tao. Salamat po, Diyos, sa vaccine, kung luluubin mo, ipagkalob ito sa amin, Panginoon, ang Ama. Kung hindi man, ay alam po namin na inyo pong susugpuin ang coronavirus na ito at tutunawin na po, Panginoon, aming Ama, at minsan magigising kami isang araw ay wala na po ito sa aming pong mundo, wala na ito sa aming pong bansa. Salamat po, Diyos, sa tagumpay ay pagkakalubo po sa amin, Panginoon, aming Ama. Dalangin din po namin maging po ang aming pong mga kapatiran ay lagi po niyong
Patnubayan, gabayan at ingatan o Diyos ang buhay ng bawat isa. Haya mo Diyos aming Ama na wala pang maparangalan sa aming mga buhay kundi kayo, Panginoon aming Ama. Nakikita mo po Diyos kung ano po ang mga pangailangan ninyo po mga anak. Salamat po sa mga patuloy na pag-abot at pagkalinga sa inyo po mga anak, Panginoon aming Ama. Patuloy lamang ninyo pagpalain at sagutin at tugunin, Panginoon, ang pangailangan o karaingan ng inyo pong mga anak. Sa oras na ito, Diyos, patuloy po din namin dinadalangin sa inyo, maging pang inyo pong iglesia, ang Jesus the Giver of Life Christian Church, ang kalahatan sa panguna po na aming pinunong pastor na wala iba kundi si Pastor Tino. Patuloy mo siyang pagpalain, o Diyos, at bigyan ng malakas at malusog na pangatawan at pagpalain niyo po, Diyos, ang kanyang buhay. Tulungan niyo po sa pamuno at panguna, Panginoon, sa iglesia ng Jesus the Giver of Life. Ganyan po ang aming pong church sa San Pedro, Panginoon, aming mga patuloy po namin dinadalangin sa inyo. Tulungan niyo kami kung ano po ang inyong kalooban para dito. Nais po namin idulog ito sa inyo, Panginoon, aming Ama. Ano mga problema aming pong pinagdadaanan, kayo po higit na nakakaalam, Panginoon, mga patuloy lamang kami dumadalangin sa inyo at inilagay po namin sa inyo mga kamay ang kalalagayan po ng Iglesia ng Jesus the Giver of Life San Pedro. Salamat din po Diyos, maging po sa kapangkalatan mga pastors ng JJL Luga sa iba't ibang local churches. Patuloy din po namin dinadalangin, Panginoon, pagpalaan niyo po ang mga pastors, samahan niyo po sa paninilbihan po sa inyo, Panginoon, aming Ama. Purihin ang kailang pangalan. Lord, dalangin po namin sa inyo ang mga prayer request ng bawat isa. Ano mang Panginoon ang inyong pangailangan ng bawat isa, patuloy po namin dinidulog, dinadalain sa inyo sa mga nangailangan ng kagalingan. We pray, Father God, for your healing power. Pagalingin niyo po, Diyos, sa inyo po mga anak. Sa nangailangan ng financial provisions, God, salamat po sa patuloy na pagbukas ng langit upang ibuhos ang mga biyaya at pagpapahala para sa inyo po mga anak. Salamat din po, Diyos, kung sa lahat, Panginoon, ng inyo po mga anak na ano bang klase ng mga pangailangan ng kailangan, o Diyos aming Ama. Thank you so much for the answers of our prayer. Kaya sa inyo lamang kami lubos na umaasa, nagtitiwala at pinagkakatiwala po namin sa inyo, Diyos aming Ama, ang buhay ng bawat isa po sa amin. Pagpalaan niyo po Diyos ang bawat pamilya ng inyo pong mga anak, lalo na Panginoon ng mga kapatiran po namin sa Jesus the Giver of Life. Masalamat sa pamilya ng bawat isa na inyo pong iingatan, pagpapalain, o Diyos, sa aming Ama. Salamat po sa inyo, sa inyo lamang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati at pasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito po kami sa dalangin. Amen and amen. God bless po sa ating pong lahat.